Ay, kumusta kayong lahat? Ang hirap ng naka-lockdown, grabe. Ilang 2 linggo na yata mahigit dito sa loob ng room. Nakaka-ano na, nakaka-boryum na ng utak. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kanina nilinis ko pong buong room ko, pinalitan ko yung cobre kama, nag-dusting ako, tapos tinapon ko yung mga basura. Pero ingat na ingat ako nung lumabas ako. Nakamask ako, tapos may hawak akong alcohol at saka towel paper, pinupunasan ko yung mga hinahawak bago ko hawakan, saka bago ako pumasok. Sinanitize ko rin yung slipper na ginamit ko. And then, naglinis ako ng bathroom. Yan. Napaparanoid na ako ng kalilinis. Tsaka panay-panay ang hugas ng kamay, tapos lagay ng mga alcohol. Tapos, you know, kung ano tumatakbo sa isip na nakaka-anxiety attack. But anyway, sana matapos na itong nangyayaring hindi maganda sa mundo natin para lahat tayo makagalaw na ng malaya at makahinga na ng maluwag ng hindi kakaba-kaba. At nang makita na rin natin yung mga mahal natin sa buhay, makauwi na yung mga gustong umuwi at makapiling na yung mga gusto nating makapiling, pamilya, asawa, anak, kapatid, mga kamag-anak at kaibigan, at mabalik na sa normal yung buhay nating lahat. Sana po, Panginoon, matapos na po tong epidemya na to, parang awa niyo po. Anyway, dahil nga makakulong lang sa loob ng bahay, eto, nagluto-luto ng ginataang langka. Ang bango. Titikman ko na siya. Sarap po. Spicy. Tama. Lagyan natin ng patis. Matindi talaga yung siling labuyo. Tatlong piraso lang yung nilagay ko. Ayan. Pero okay lang. Sarap naman pag maanghang. Yes. Perfect. Ayan. Kayo, anong mga niluto nyo? Naubusan na rin ba kayo ng ideya ko anong iluluto? Kasi puro dilata. Hindi yun maganda sa katawan, pero wala tayong choice. Syempre, kung ano lang yung na-stack natin or kung ano yung nandiyan bago nangyari itong lockdown. Pero, umisip tayo ng mga paraan kung paano natin madadagdagan ng sustansya yung mga canned goods, yung canned food. Katulad nito, hindi naman to fresh na langka dahil wala namang ganun dito sa Amerika. Puro, you know, yung nasa lata na nahinog. So may nakita ako sa Asian store na lata na yung kilaw na langka, ayun, naka-dice na siya, hiwa-hiwa na. Bumili ako ng 2 lata, pagkatapos coconut milk na nasa lata rin. Wala namang sarap sana kung talaga yung kakanggata, diba? Katulad sa probinsya. Anyway, as I said, kung ano yung nasa harapan natin, we have to make the most out of it. Work around it, tapos make it a little better, right? Hinaluan ko ng mga fresh ingredients like luya, bawang, sibuyas, paminta, siling labuyo. Tapos, yun. Instead na dilata lang ang kakainin, di nagkaroon siya ng mix ng organic, right? Yung mga fresh herbs. At maganda sa katawan yun, lalo na yung bawang at luya. Antimicrobial yun. Even the coconut milk. So, we need that para ma-boost yung immune system natin. Dali lang, tikman ko.
Rap. Hinaan na natin. Ang medium heat na lang. So, yun. Excuse me. Hindi ko alam kung gaano pa katagal to dito sa amin yung lockdown. Dahil papataas ng papataas yung dami ng mga nagpa-positive. Lagi ako nanonood ng news. Tapos sinasubaybayan ko rin yung mga local news and foreign news. Nakakabahala. Pero wala tayong magagawa kundi manalangin talaga at mag-ingat. Sundin natin yung mga ano, yung mga ipinapakiusap ng mga frontliners kasi sila, buhay nila yung nakataya. May pamilya sila. Siyempre, tao din sila katulad natin, natatakot din sila. Pero, dahil nga sa tawag ng tungkulin na sinumpaan nila, wala silang choice. Kailangan nilang gawin at to be there, combat this virus right now, and just let's pray for everyone, for every frontliners to have a strong immune system, strong body and mind. Kasi syempre mentally exhausting yung nangyayari. Tapos stressful. Huwag na tayong dumagdag, please, yung matitigas ang ulo na labas pa ng labas, na wala namang importanteng ginagawa. Yung iba nakikiano lang, nakikiusyoso, or yung iba nagpa-party pa nga eh. Gala ng gala, huwag ganun, huwag matigas yung ulo natin. Kasi lalong tatagal tong lockdown kung merong tao dyan sa labas na mahahawa at nanghahawa. Wala. It's gonna keep on going. Hindi ito magkakaroon ng end. For this to end is for everybody to stay indoor and follow the protocol. Let's cooperate and obey. You know, it's for everyone. Kailangan tayong magtulungan. Huwag tayong maging selfish. Sa panahong ito, hindi makakatulong ang pagiging ganun ng ugali. Kailangan nating tulungan ng isa't isa. Lahat tayo, kung magkakaisa, masusugpo natin to madaling panahon. Tatagal to kung maraming matitigas ang ulo. So para lahat tayo makaraos na, please, bawasan ang tigas ng ulo. Sundin ang dapat sundin na inuutos sa atin na yung pag-iingat. Huwag na po tayong labas ng labas kung talagang hindi naman po importante. Like, pwede namang isang tao sa kada pamilya lumabas, mag-protect din, mag-mask, tapos social distancing. Pagkatapos, bilhin yung mga essentials, gamot, pagkain, tubig, tapos balik na kaagad. Huwag nang kung saan-saan patumigil or mag-stop over at makiusyoso pa. Huwag ganun. Dahil hindi rin naman yun pag-iingat kung ganun. Paglabas, bilhin ang dapat bilhin, then uwi at mag-disinfect. Huwag ipasok ang mga sapatos sa bahay dahil yung mga droplets na nalalaglag dyan sa kalsada at natatapakan. So, pag pinasok mo yung sapatos, madadala mo, ganun din. Hawa-hawa din. Kaya doble ingat po tayong lahat. At sana matapos na itong epidemya na ito at malagpasan natin itong lahat. Kakayanin natin to sama-sama. At manawag tayo sa Panginoon. Huwag tayo makakalimot. Okay? Ingat sa lahat at God bless. Yan. Ang aking ginataang langka na may pusit na daing. Yan. Nilagyan ko ng madaming luya. Nag-fog. Nilagyan ko ng maraming luya at saka nilagyan ko ng maraming luya. Ulitin nga natin. Kumukulo na siya. Jackfruit and coconut milk with lots of ginger, garlic, red onions, and whole crack, black pepper. And then I put some malagueta.
then I put I pour 2 cans of coconut milk. Smells so good. Yes, and dried squid. Yeah. I put 4 whole pieces of dried squid in there. There's the malagueta chili. Latik-latik na siya. Sarap. Ang bango. So, ngayon. Gusto ko mag-ano siya. Yung nag-oil-oil na. Dahil yun ang mas masarap. Mas masarap nga sana to kung merong bagoong alamang. Eh, wala eh. But anyway, kung anong meron dito sa pantry, eh, yun na lang. Basta makaraos. Naka-lockdown eh. Luto na rin yung kanin ko. Ayan, brown rice. Kamang ko nga. Ayan, nag-boil tayo ng banana. Boiling banana. It's for dinner. Seeing eyes of mine, you see. Trees inside of me. In this sense that I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow.